So, magandang araw sa inyong lahat, mga mga sir. Ngayon, ang gagawin natin, ipapakita ko lang sa inyo yung features ng GPS tracker na kinabit natin. Kasi last time, kung naalala ninyo, pinakita ko lang sa inyo yung installation at saka yung pinaka-basic na mga code. So, ngayon, susubukan natin i-explain sa inyo isa-isa. So, unang-una, doon tayo sa text muna. Doon pala guys, sa mga magkakabit ng GPS tracker, di ba napanggit ko na dapat yung GPS tracker device ninyo meron siyang SIM card, and then yung SIM card na yun kinakailangan meron din siyang load. So bakit kailangan may load? Kasi ganito po yan ang GPS tracker nyo. Kasi pag nagsisend kayo ng code, pag walang load yan, hindi yan magre-reply sa inyo. So hindi nyo malalaman kung gumana ba yung code. So napakahalaga po na meron po yung load palagi. Ngayon, ganito na yung sa features. Yung sa features niya naman, pag tinignan niya kasi sa manual, andun naman lahat eh. Pero susubukan ko explain sa inyo isa-isa. Alam ko, marami na rin sa YouTube nito gumawa ng mga review. So, kayo na rin bahala kung ano yung mas trip niyo. Ito, susubukan ko na din explain sa inyo. Yung mga code niya, makikita niyo sa manual. And then, lahat ng code na yon na nakikita niyo ron, yung mga features niya, meron din siya sa mismong app. So mamaya ko na ipapakita sa inyo yung app. Ito yung app na sinasabi ko. Ito. Yan, yung LKGPS. Mamaya ko na explain yun. Dito naman tayo sa text. Sa text guys, yung mga code nyan. Itong 111. Pag sinanggit nyo to. Yan. Tayo muna natin mag-reply. Yan. Ito nababasa ninyo. ACC on alarm. Arm failed. Okay. Kaya siya nag-fail kasi nakabukas yung motor. Dapat kung isa-set niyo yung alarm, nakapatay dapat muna. Tingnan natin. Ulitin natin. Sige, maubos load na ito. Pero ulitin natin. Kanina nag-fail siya kasi nakabukas na yung motor. So ayan, nakita niya, nag-reply siya. So ibig sabihin, gumana na. Ngayon, ano ba yung alarm na to? Yung alarm na to guys, yan yung kapag merong gumalaw ng motor ninyo, mag-notify sa inyo, mag-detect sa inyo mismo yung GPS tracker na merong gumagalaw ng motor nyo. For example, sinusian niya. Susubukan kong pandarin ito naman. Ito, papandarin natin. Ito, nakita nyo na pandar. Hinihintayin natin, mag-detect niya sa akin. Ayan. Nag-click siya. Makikita natin kung saan yung location. Mag-clinic natin ito. Sana malakas yung data. Ang hina kasi ng data dito. Yan, okay. Direct shots. Ayan, check siya natin. Yan, so nakikita ninyo agad-agad. Ayan o. Ipapakita niya kung nasaan yung location ng motor mo. And then sunod, ayan. Tatawag sa'yo mismo yung GPS device na naka-install sa motor mo na yun, which is ito nga yun. So kung nakita nyo, tumatawag siya. So hindi na natin sasagutin yan kasi wala namang sasagot yun eh. Pag sinagot natin yan eh, pwede decline ko na. Ngayon, para ma-disable nyo naman yung alarm, text nyo lang 30, abusan nyo. Kailan natin yung reply. So ayan, kung nakikita nyo guys, disarm na siya. So ibig sabihin, naka-off na yung alarm natin. Ngayon, ang next naman is yung tawag dito. Kung gusto nyong patayin yung makina ng motor ninyo. So kung itatext nyo lang, ito lang. 3-5 lang siya. Ayan, tapos send nyo. Okay, wait natin mag-reply. Nakikita ninyo, naka-undermine yun. Matay na siya, di ba? Ayan. So kung mapansin ninyo, minsan yung text ng GPS device natin sa cellphone natin, delay. Kasi may depende rin siya sa signal. Kung mahina yung signal, hindi agad nag-notify. So kung nakita ninyo, kahit anong susi natin, ayan. Wala nang power. Okay. So bubuhayin natin ulit. Text nyo lang yung code na 36666. Ay, okay. Yan. So nakita ninyo, ayun o.
Nag-resume na siya. O sa yan, nag-resume na rin. Nag-text na rin sa atin yung GPS device natin na naka-install sa motor. So, pwede na natin pandar ulit. Ayan, so, naka-andar na. Ngayon guys, yung tinuturo ko sa inyo, mga basic lang to dito na features, yung mga code. Pero lahat ng to, makikita nyo sa mismong apps din meron din. Kasi hindi lang yung features na meron siya. Yung mga basic, gaya na ito, yung kill engine, tas resume, and then yung location, tatype nyo lang where. Ayan. And then bibigyan nyo sa inyo yung location ng motor mo kung nasaan. Ito na, testing na namin to eh. Accurate talaga yung location na binabato niya. Ayan, so nakikita ninyo, nag-text agad. Tap nyo lang to. Okay, hintayin nyo lang. Okay, tapos tap nyo ulit. Directions. Bagal lang kasi yung data. Kung mabilis, wala sanang problema eh. Ayan, so kung nakikita ninyo, andito kami ngayon sa may Quezon City. Ito, Butokan Road na to. So ito yung pwesto namin yun. So tama yung binabato niyang location sa amin. Ayan, so balik tayo sa text. Ngayon, ang sunod naman, pwede kang mag-set ng main, diba sa device nyo, sa GPS tracker, pwede kayong mag-register doon ng cellphone number nyo na yung i-allow nyo lang na mag-send ng command doon sa may GPS tracker. So ang gagawin nyo lang, itatype nyo lang yung admin. Yan, admin, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then yung mobile number na gusto mong ma-register na magiging authorized lang mag-send ng code. So hindi ko na i-send dito kasi naka-authorized naman na to. Yan, proceed naman tayo ngayon dun sa my app. Sa my app nya guys, ito yung real time tracking. Ayan, kung makikita ninyo, nakikita yung location kung nasaan yung motor, diba? Okay, itong huwag nyo pansinin to kasi parang history lang yan. Ito tayo dito sa may geofence. Ito, para saan ba itong geofence na to? Itong geofence na to guys, wait lang, nakikita nyo tayo yung plus, pipindutin nyo lang yung plus, wait nyo lang mag-load nyo, try natin. Nakikita nyo yung parang crosser na sniper, yan yung may bilog, tapos nakikita nyo yung bilog na yun, diba? Yan yung motor natin. Ang gagawin nyo lang, itong crosser na to, itututok nyo lang doon sa mismong pinakagitna. Ayan o, ayan. Ngayon, pag na-set nyo na, okay nyo lang. Lagyan natin ang pangalan. Kahit ano. Aerox. Aerox. Okay. So mag-save na. So para saan ba yung geofence? Ibig sabihin nun guys, kunwari ang sinet mo lang sa area na, ang sinet mo dun sa settings mo, 100 meter. Pag lumabas yung motor mo sa bilog na yan, automatic magte-text sa'yo yung GPS tracker mo. Ina-notify ka niya na yung motor mo lumabas dito sa sinet mong radius. So yun po yung tulong ng geofence. Okay, and then dito sa historical route, kunyari today, search nyo lang. Ang kinagandahan na ito sa historical route, makikita mo yung history kung saan tumakbo yung mismong motor mo. For example, yesterday. Okay, tapos search lang natin. Umalis ka ba kahapon? Ah, hindi, hindi siya umalis kagapon, kaya dito lang. Pero maganda yan guys, kasi itong historical route na yan, makikita mo kung saan ang galing yung motor mo. So mamamonitor mo talaga siya. Yun yung historical route naman. Ito pala guys, yung app na to, dalawa yan. Ito yung isa, LKGPS, tapos ito yung isa, LKGPS 2, yan o. Okay. So, gaya nang sabi ko guys, dalawa yung apps nya, diba? Ito yung isa. Ipapakita ko lang sa inyo yung sample ng historical route nya. So, nung 5 kasi, nilabas tong motor. Titignan natin kung makikita yung mga dinaanan nya. Yung nare-record ba. Ayan, so ito. Ayan o.
current. Ayan, nakaset na ng 5. Ngayon, makikita ninyo sa baba, parang meron siyang play button, diba? Play nyo lang yan. Ayan o, nakikita nyo yung green tumatakbo. Yan yung mga dinaanan na ruta ng motor natin, yung nilabas siya. So, diba? So, nakikita ninyo yan, natitrace talaga. Accurate po yung binibigay niyang location. Ayan. So, huwag na natin tapusin kasi medyo mahaba. Okay. So, pinakita ko lang sa inyo yung sample na gumagana yung historical route niya. Hindi dun sa mga code nga, na-explain ko naman na kanina. Ito, yung sa mga code niya. Ito yung cut oil, restore oil, alarm, disarm, set master number. Yung i-allow nyo lang na number na makapag-send ng code dun sa GPS tracker. Okay. Tapos ito, itong upload frequency, di ko talaga alam to eh. Sa mga high-end na GPS yan. Itong upload frequency guys, hindi ko alam kung ano to eh, kung ano yung gamit niya eh. Itong listen and talk, ito naman, ano ba yun? Itong listen and talk, ito, makikita nyo to sa mga high-end na GPS tracker, yung may mga kasamang SOS, tsaka mic. Yun yung pwede nyo pakinggan yung pinag-uusapan ng, kunwari, may nakakuha ng motor ninyo. Pag napindot nyo kasi yun, maririnig nyo yung magiging usapan nila. Merong switch yun eh. Kasi itong set time, dapat nasa 8 to, kasi nasa Philippines tayo. Tapos ito naman yung vibration sensitivity. Ito po yung sensitivity niya, yung kapag naka-alarm yung motor mo, pag ginalaw mo siya, hindi siya agad-agad mag-notify. So ito po yun, pwede nyo i-adjust, pwede nyo gawin sobrang sensitive, pwede rin naman hindi. Itong reboot, ito po yung i-reboot mo yung GPS tracker device. Itong reboot factory settings naman, ganun din. Marereset yung settings ng GPS tracker device natin. So, understood naman na yun. Ito lang importante yung mga features na yun. So, yun guys, sana makatulong sa inyo yung videos natin na to. At dun sa mga gusto magpakabit pala ng GPS tracker, nagkakabit din po ako. Pero yung malapit lang dito sa area namin. Chat nyo lang po ako sa Facebook page para ma-schedule natin. Kasi by schedule yung pagkakabit nyan. Ingat lang palagi sa inyong mga papasok. Bye-bye po.